Any props used in this video is just a toy gun only. What the dog doing? Today? Pupunta tayo sa ano? Sa Divisoria ulit today. Kasi binuksan ko na yung shop ko eh. Meron na naman tayo mga order for 2 days. So yun yung gagawin natin. Pero bago yan, magbasa muna tayo ng comment dito sa latest vlog natin. Yung last. That's fast. 3 days. So ito yung unang-unang ko nakita, si Jobit Ronald Corpus. Shoutout sa'yo. The legendary man is back. Yan, idol ko talaga itong mga nagsasabi talaga na ganito eh, no? Ako, bago ako mag-vlog, lagi ako nanonood ng mga video. Sa mga comment, tinitignan ko pa minsan-minsan. Wala akong nababasa na the legendary man is back. Basta may mga back-back. Sa inyo ko lang nababasa to dito sa video ko. Pero parang unique na dito sa video natin, dito ko nababasa itong mga to. Pero hindi ko alam, baka sa ibang video may mga ganito rin comment. Pero maraming salamat sa inyo, guys. Nice. Ito. Sabi ni John Benedict Gonzalez, shoutout sa'yo. Ang gel gun ata yan, idol, pero angas pa rin, pwede sa pellet. Hindi ko alam kung pwede yung gel na bala rito, yung bilog na madaling madurog. Pero sinubukan ko dito to. Ito. Yan, nakikita nyo to? Malambot yan. Kaso nga lang, parang hindi siya kinakain nung mismong pellet gun na automatic natin dito. Hindi siya kinakain kasi siguro malambot. So, gusto ko rin bumili nung gel gun na yun, yung malambot, kasi pwedeng ibaril yun kahit saan, tapos nadudurog ba? Yung parang ang astig pag tumama yung gel, nadudurog dun sa, kunwari sa pader, nadudurog. Eto, sabi ni Ras and Don, finally, nakabili na kayo ng automatic. Ayan. Alam nyo guys, hindi ko siya alam kung airsoft na ba yung tawag dito or pellet gun pa rin. Pero basta, sana may mga expert dito na mag-comment na kung airsoft na ba itong nabili ko na to. Ang airsoft pare, ano yun? Yung kunwari handgun pa lang, mahal talaga. Mahal talaga yung handgun pa lang, siguro mga nasa 6,000 na. Eto. Sabi ni Copy Jello, shoutout sa'yo. Hope do notice me, po boss. May Desert Eagle type na pistol pellet gun ako. Mahina na ang bira ng paglabas ng pellet sa butas, pero okay naman yung spring tsaka etc. Paano kaya? Kung bumili ka lang din katulad ng mga ordinary na pellet gun, huwag mo nang asahan na talagang malakas yung labas ng bala nun. Natural lang yung lakas niya, kayang bumutas ng napakanipis na karton at medyo kaya magpatumba ng mga tau-tauhan na maliliit. Pero yung mga gantong pellet gun, mas gugustuhin ko na ganun na, huwag na lang palakasin pa kasi nga baka maka-aksidente pa kayo. At tamang paggamit lang talaga sa pellet gun, guys. Ito, papaalala ko na naman sa inyo, huwag na kayong maghangad na sobrang lakas ng pellet gun kasi baka mas lalong ipagbawal yan. Mas okay na yung mga ordinary na pellet gun lang. At kung maglalaro kayo niyan, tamang laro lang din talaga. Doon na kayo sa bakuran, kuha lang kayo ng mga pwedeng targetin, target shooting, sa band paper, magprint kayo, tapos yun yung targetin nyo. Pero kung maglalaro kayo ng tutukan sa kalsada, may makakalaro kayo, no. It's a no-no. Huwag kayong maglaro ng ganun. Kasi mentras yung gagawin yan, mentras na ipagbabawal yan ng kung sino man. Promise, sabi ko sa inyo, pag naka-aksidente kayo ng kapwa nyo bata, naku, yari talaga may palo kayo sa nanay nyo. Tsaka pagbabawalan talaga kayong bumili yan. Pag bumili ka ng pellet gun at kung mahilig ka talaga sa barrel, tamang collection lang yan, pang display. At kung gusto mong laruin, dun lang kayo sa bakuran mo. Laruin mo dun yan, magputok-putok ka dun, mag-target ka. Yun ang maipapayo ko talaga sa inyong magandang gawin nyo pag may pellet gun kayo, guys. Tamang pag-iingat lang. Okay, sige guys, tara na. Luluwas pa tayo, kailangan ko lumuwas ng maaga para makabalik ako ng maaga at para makapagbasta madami, work hard. At sa mga may pasok dyan, mag-ingat sa mga papasok kung anong oras mo man ito pinapanood. So let's go, tara na! Bobonggo pa ng motor yung lalaki na ako, ulay green eh. Natingin kasi sa akin, naka-busy yung cellphone eh. Titingin tayo ng bago. Araw-araw naman tumitingin tayo ng bago. Tapos yung automatic, bibili pa ako ng isa. Isang bagong design, isang ibang design naman yung bibili natin. Tapos para tatlo na sila. A few moments later. Ang pera paikot-ikot lang. Papasok, lalabas. Makakaipon, konti, pambayad sa bills, pambayad sa kahit saan. Pero ang pagninegosyo, hindi biro talaga. Pero na lang sa ibang negosyante na talagang established na yung business nila. Talaga ang daming pumapasok na sales. Paldo-paldo. Pero pupunta tayo dyan, papaldo rin tayo. Tuloy-tuloy lang, diba? You know, for the first time, isasama ko kayo dito kung saan ako bumibili ng mga pellet gun.
Yan, ang dami kasing nagtatanong kung pure bakal daw ba yung pellet gun at pinapakita ko dito sa may YouTube channel natin. Ito yung mga pure bakal dito, guys. Pero ito, iba yung presyo nito. Yan, kung makikita nyo, yan yung 600 pesos na nasa 80% na bakal yung handgun na yan. Tapos ito, may kasama pa yung silencer, 800 pesos. Pati yung pinaka-silencer niyan, bakal din, guys. Ayun, pinipitik-pitik ko pa, bakal din yung handle. Halos 80% bakal lahat yan, guys. Kaya nga lang, hindi ako maka-score ng gantong pellet gun kasi tignan niya naman, napaka-pricey niya, 800 pesos. Tapos eto, may Beretta rin dito, guys. Yan, oh. Eto, solid din talaga, guys. Bakal na bakal talaga. Ang bigat, 700 pesos. Pero wala yung ano niya, wala yung silencer niya. Siguro kung kasama yung silencer noon, nasa 800 din. Yan, may mura din dito, 350. Eto, medyo magaan to, pero bakal din yung handle niya. Pero yung kasahan ata, plastic. Tapos meron din dito, ayan, ito yung mga pang-target shooting natin. Yan, ang mahal nito, 1-2. Pero pure bakal yan, guys. Tapos demagnet yung color white. Pag na-target mo yung color white na yon, nalalaglag. Pero sa pellet gun, hindi ata kayang laglag yan. Pag airsoft yung gamit mo, yan, kayang ihulog yung mga kulay white na yan, oh. Ito, may single dito, single target, 350. Meron ditong mga accessories ng pang airsoft. Yan, kompleto sila dito, guys. Pag nasiraan ka ng spring, yan, meron. May mga motor din. Basta, kompleto ata sila dito. May magazine, may scope. Pero ito, guys, yan, papakita ko na sa inyo. Dito ko nabili yan, guys. So, ayan, ito yung automatic pellet gun natin, yung demotor, yung de-battery. Nakikita nyo din yung presyo niyan, may 700, may 650. Ayan, magpakaparehas lang, 700. Tatlong unit lang yung meron, pero iba-iba yung kulay. Ayan, may iba't ibang klaseng rifle dito. Ayan yung nabili ko nung nakaraan. Tapos ito, ayan, kakaiba to, yung rifle na yan. 650 rin. Tapos eto, guys, may bagong Q1, pero yung Q1 na to transparent, tapos mas pricey, guys. Ewan ko kung bakit, dahil siguro transparent tapos medyo ano, eh, iba kulay, oh. Parang neon pink to, eh. Ay hindi, neon orange. Pero kinagandahan na ito, kita yung spring sa loob. Pero hindi ako i-score na ito kasi iba yung presyo niya, mas mahal. Tapos yung may Q1 din dito na ibang color, ito color brown naman. Yung color brown na pellet gun, medyo classy, no? Ang gandang tignan. Tapos ito, may mga BBs din dito, guys. Yan, ito medyo ano to, class A na BBs to. Makinis yung pagkakaano dyan, yung pagkakagawa dyan, guys. Ayan, tignan nyo naman, no? Bilog na bilog. Tapos kung matatanaw nyo, nandun sa baba yung mga mumurahin. Yan, ito pa yung mga ibang accessories dito, guys. Mga nasa glass cabinet, eh. Hindi natin mabuksan, pero ayan, tignan nyo na lang. Yan, kompleto talaga sila dito, guys. Kung nag-aano ka, kung nag-airsoft ka, yan, nandito, may mga murang bilihan dito. So, okay, sige. Yan, pinasulyap ko lang sa inyo kung saan ako bumibili. So guys, pagkatapos ng mahabang maghapon natin, so ayan, dito na tayo sa bahay. Papakilala ko nga pala sa inyo, ito, ayan, ito si Luca boy. Ay hindi, girl ka nga pala, Luca girl. Guys, ito yung na-score natin na bago kanina, doon sa bilihan natin ng pellet gun. Nakita nyo naman kanina, di ba, yung presyo nito. So ayan guys, nakita nyo yung presyo nito, yung tunay na presyo nila, nandun, 650, 750, 600, meron nga ba 600? Di ko alam kung meron, pero parang 650 lang, eh, 650 to 750 meron. So hindi ko alam kung anong unit ba ng baril na to, pero ito na lang yung pinakalas na design nila doon. So ito, may handgun tayo dito, guys. Ang kinagandahan ng handgun na to, sobrang ganda ng details nito, guys. Ito nga pala, Q7 to. So ito, meron pa tayo rito ng caliber 45 yon. Itong caliber 45 na to, ang kinagandahan nito, ito yung version ng kulay itim natin, nagkaroon na rin ng camouflage. Ayun, ganito yung mga gustong kulay talaga, yung camouflage. Tapos tignan niyo naman, no. So ito pa, ayan, meron pa tayo dito, ito medyo budget friendly to. Kasama pa tong flashlight or ito, laser to. May kasama pa siyang laser. At ayan, meron din tayong nabiling kakaibang BB bullets. Mas maganda to sa BB bullet na binibili natin na mura lang. Pero ito, ayan, kung mapapansin nyo, perfect yung pagkakabilog niyan. So guys, ayan yung mga na-score natin. So alam niyo na anong oras na, ayan, mag-12 no. Magta-12 na, guys. Wala na akong oras para subukan to. So abangan nyo na lang yung part 2. So guys, kung umabot ka man hanggang dito sa dulo na video natin na to, maraming salamat sa inyo. Puro ako solo. So guys, yan yung indikasyon na talagang inaantok na ako kasi anong oras na. Sobrang pagod tayo. Pero abangan nyo yung part 2. Papakita natin itong mga bago nating na-score doon sa ating pinupuntahan palagi. So guys, maraming salamat sa inyo. At eto, binabala ko na talagang magpa-register. Pa-register ko na yung business ko na Kolotsky Toy Shop. Pero wala pa kasi kong shop, pero mas maganda kung naka-register na. At tulad nung ano kanina kasi doon sa supplier ko, kompleto pala sila ng requirements para
dito sa mga pellet gun na to. Parang kailangan ko na rin talaga ng ganun. So, soon, maglalakad na tayo ng mga ganyang requirements para pag nagbukas tayo ng shop, kasi meron akong ano dito, may t-shirt printing ako, meron din akong ito, yung mga toys natin. So, pwede ko silang pag-combinein. Tapos sa isang shop, meron mga t-shirt, tapos may mga ganito, yung may mga toys tayo doon. Lalakarin natin yung pag medyo hindi na tayo busy, lalakarin ko na yung mga certification natin para all goods in the hoods. So okay, sige guys, kung hindi ka pa gym, mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. At kung G ka na, i-click nyo lang yung notification bell button para updated ka pa sa mga susunod kong video. So maraming salamat sa inyo, kita kita sa next video, bye bye! Pakabait ka, mag-aral ka mabuti, kayo estudyante ka man, let's go!